41 kilometer odo lang to. Limited edition mugs na gold. Original Leo Vins exhaust. Price na price, walang gasgas. 200 odo lang. Ay mga katingin, ito na yung ating latest lineup ng mga binibenta nating big bike. Mga quality, mura, at siguradong fresh na mga big bikes. Ito nga pala, CBR Fireblade motor natin to. Dito natin binibenta yan. Simula natin dito sa 2023 Ninja 400. Fresh na fresh to guys, 41 kilometer odo lang to. Sa ngayon, all stock siya pero lalagyan natin to ng aftermarket exhaust. Pakita natin sa inyo yung odo para maniwala kayo na totoong 41 lang siya. So ayan, kita nyo, 41 odo lang talaga siya. Yan. So, hindi na natin sa soundcheck guys kasi stock naman. Dito naman, meron tayong 2023 Ninja 400 na maraming accessories. Naka-powder coat wheels by Defy Customs. Naka-slip-on exhaust, radiator guard, paddock spools. Ito yung audio niya, 8K audio lang siya. Dito naman, 2023 Kawasaki Dominar 400 UG V2. Kapag UG V2, ito yung marami na accessories tulad ng handguard, crash bar, visor, inverted forks, at cellphone holder and cellphone charger. Tapos may accessories ito guys ha. Maganda na yung kanyang side mirror, pang big bike na rin. Tapos meron na siyang libreng alloy top box. Tapos check na natin yung odo. So odo lang niya guys is 2,300 kilometers lang. Grabe yun, fresh na fresh. Kaka-break in lang. Dito naman tayo sa mga bikes sa gilid. Unahin natin to. 2024 Ninja 500 SE. Marami na lang accessories to. Meron na siyang V-Lane, full system exhaust, frame sliders, radiator guard, quad lock na wireless charger. Kitang-kita niyo po yung gulong niya, hindi pa nagamit. Kagandaan ng Ninja 500 SE ay naka-keyless remote na siya. Ito yung remote niya. Tapos meron siyang knob dito. At naka-TFT display na. Dito naman guys, yung ating 2019 Yamaha R1, ito si Red One. Kagandaan po ng 2019 ay naka-auto blip na. Yung mga previous kasi 2017 and below, hindi pa siya naka-auto blip. Odo lang nito guys is 8,000 plus lang ang odo niya. So fresh na fresh na guys, naka-exhaust na, naka-limited edition mugs na gold. Naka-MRA windscreen, naka-slip-on exhaust na rin. RNG frame sliders and radiator guard. Dito naman meron tayong 2022 Honda NC750X. Ito yung adventure bike na automatic. Yan makikita nyo guys, wala ditong clutch at walang shifter sa footbeg. So napaka high tech po ng motor na to guys. Made in Japan. And ang nagpaganda rito, yung fuel tank niya ay nandito sa seat. So pag pinit mo siya dito, angat yan. Dito siya nialagay, 17 liters ang kanyang capacity. Nagustuhan ko dito ito guys. Yan. Ang kanyang 25 liters pwesto ng gas tank dapat. Nasa harapan mo na siya. Kasi isang full face helmet, tsaka pwede kahit nakaupo ka, pwede ka maglagay ng gamit dyan. Almost brand new. Naka-immobilizer na rin to. Tinakbo niya lang grabe, 500 kilometers lang guys. So masarap gamitin to sa long ride kasi hindi ka mapagod, automatic siya. Hindi mo na kailangan mag-cambio-cambio at mag-clutch. Pero pwede ka rin mag-manual mode. Push button lang yung kanyang plus minus dito na para sa paddle shifter, similar. Tapos makina rin to ng XADV 750. Tapos dito, meron pa tayo dito. H2, sa atin to. Bike natin to. Yamaha R1. Ito rin yung bike natin yan. Ito naman, 2024 ZX6R, naka-reserve na rin to. Dito, meron tayo 2022 Z900. Available din to, naka-mini driving light, radiator guard, original Leo Vins exhaust. Ayan, mura lang to guys. Tapos ang tinakbo lang nito, 8K odd lang. Ayan. Dito naman sa kabila, is a 2023 Z900 SE. Mas mahal lang siya ng konti sa 22. Naka-frame sliders na rin. Naka-exhaust na rin to guys. Tsaka cut delete na rin. Ang odo lang niya ay 4,800 odo lang. Yung fresh na fresh to guys. Ang kagandaan ng SE ay naka-all-ins na yung rear suspension. Fully adjustable. KYB fully adjustable sa harapan. At naka-Brembo calipers na yan. Dito naman 2023 ZH2. Ang maganda rito guys. Sobrang fresh na ito. Pakita ko sa inyo yung odo. 4,500 odo lang. Tapos, ito na, naka-radiator guard, naka-frame sliders, tapos naka-Acra slip-on exhaust. Dito naman, 2020 MT09. Fresh na fresh to, pero naka-reserve na siya. Alright, so dito naman tayo sa 2019 MV Agusta Brutale 800 RR. So, available pa to guys. Ang tinakbo lang na ito is 2,900 kilometers odo lang to. At may mga carbon accessories na siya, radiator guard, frame sliders, quick shifter auto blip, tapos naka-original MV Agusta exhaust na titanium. Ito yung nagbo-blue. Ito naman, 2018 Yamaha R6. Available yan. Bali, naka-slip-on exhaust na siya. Frame slider, radiator guard. Fresh na fresh to guys. Walang gasgas at original paint pa. Tingnan natin yung odo. 11,400 odo lang yan. Dito naman, meron pa tayong isang scooter dito. Yamaha NMAX ABS Keyless Y-Connect. Ang tinakbo lang nito ay 10,000 kilometers lang.
Fresh na fresh. May cellphone holder, adjustable brake lever, tsaka side mirror dito. Tsaka windscreen. Ito, PCX. Available din to, guys. Mura lang to. Kulay white. Na PCX. Keyless. CBS. Check natin yung tinakbo. Ayan, 6,000 odo lang. Ayan, fresh na fresh, walang gasgas. So, nagbebenta na rin tayo ngayon ng mga scooters. Dito naman, meron pa tayo dito. 2022 Kawasaki ZH2. Naka SC Project, titanium exhaust, naka frame slider, radiator guard. Tapos, check natin yung odo. Ayan, 4,300 odo lang, guys. Fresh na fresh. Dito naman is 2023 Kawasaki Z1000R. Sige tayo naman, sobrang fresh na ito, guys. All stock siya, pero lalagyan din natin to ng exhaust. So, abangan nyo yung vlog natin sa paglagay ng exhaust. Fresh na fresh, walang gasgas. Almost brand new. Yung tinakbo niya, 200 odo lang. Inuwi lang galing sa dealer. So, panalong panalo to, guys. And then, dito naman tayo sa mga pangmalakasan natin, pang long ride natin. Ito yung pinakabago, 2024 CF Moto 800 MT. Touring version. Pag sinabing touring version, ito yung naka-spoke wheels, naka-quick shifter, and auto blip. Tapos, ang maganda rito, guys, kompleto na to sa accessories. Meron na siyang crash bar, gold runway, GR50X, CR4, gold runway. So, tatlong set po ng auxiliary light yan, crash bar bags. Meron na siyang top box and side pannier. And naka-exhaust na rin siya. Meron na rin quad lock, cellphone holder. Pakita ko sa inyo yung odo. So, yan, 9,000 odo. Tapos, meron pa siyang dash cam and Waze, Apple CarPlay, Android Auto. Makinig ka ng music, pwede kang mag-map, GPS, na mag-Waze. Makakontrol mo lahat yan. And meron pa siyang lagay ng baso dito. Tapos yung makina po nito ay parehas ng KTM Adventure 790. Kaya talagang sigurado ka reliable at maganda yung performance nito. Tsaka pakita ko sa inyo yung mga ilaw niya. Yun. Diba? Tapos dito naman tayo sa mga classic. Unahin natin to. 2022 Triumph Trident 660. Isa po sa mga bestseller natin to dahil napakadaling gamitin, napakagaan. At ang ganda na tunog kasi, 3-cylinder. Ito naka-drift full system exhaust, tapos naka-quick shifter auto blip na to. Yung quick shifter nito, halaga nito sa Triumph ay 26,000 na. Naka-Evotec frame slider, Evotec radiator guard. Tapos soundcheck na rin natin kung gano'ng kaganda tumunog. By the way, 6K odo lang pa, guys. Available. Pero naman, 2024 Kawasaki Eliminator 450. So, ito yung direct competitor ni Honda. Ang ganda naman ito, guys, ay meron na itong auxiliary light, crash guard, frame slider, cellphone holder, backrest, top box bracket. So, fully loaded na po. At fresh na fresh din ito, guys. Check natin yung odo. 1,400 odo lang. So, yun, guys. At naka-pipe na rin pala ito. Soundcheck na rin natin siya. Ang gano'ng kaganda na tumunog yung Eliminator 450. Suave.